Hindi na po kami makikipag-contest sa Quezon City dahil lagi namang number one ang Quezon City sa mga bayan sa buong Pilipinas. Yan po ang unity namin ni Bongbong Marcos at ni Sara Duterte. Meron kaming dalawang mensahe na ikinakampanya sa inyong lahat. Una po ay pagkakaisa ng sambayanan. Sinasabi namin na kapag kami ang pinili ninyo na mga leaders sa May 9, 2022, ay dadalhin namin ang buong sambayanan na wala pong kulay ng politika. Hindi po kami red, hindi kami green, hindi kami pink, hindi kami yellow, hindi kami orange. Isa lang po ang kulay nating lahat. Isang Pilipino, isang bayan ng mga Pilipino na masisipag at magigiting. Yan po ang Pilipinas. Dadalhin po saan? Saan natin dadalhin ang ating bayan? Doon po sa sinabi namin, tuloy-tuloy lang na pagbukas ng mga komunidad ng ating bansa. Tuloy-tuloy na kaunlaran ng ating bayan. Pangalawang mensahe po na ikinakampanya namin sa inyong lahat ay ang kapayapaan ng ating bayan. Kinukumit po namin na itutuloy ang mga reforma na nasimulan ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Una na po doon, ang Build, Build, Build program niya. Kuryente, tubig, tulay, daan, skyway, subway. Napakahalaga po niyan sa pagdadala ng peace and development sa mga lugar kung saan sila ginagawa. Pangalawa po ay ang pagtutuloy ng programa kontra kriminalidad ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Yan po ang dalawang mensahe na ikinakampanya namin sa inyo at sa buong bansa. Kapayapaan ng ating bayan at pagkakaisa nating lahat. Yan po ang unity namin ni Bongbong Marcos at ni Sara Duterte. Ang amuang pamilya, dunay dako kaayo nga utang na kabubuton kaninyong tanan sa pagmahal, sa paghigugma o pagsuporta ninyo kanamo. Kauban nako karon ang ako ang maguwang nga congressman sa 1st District sa siyudad sa Davao, si Congressman Pulong Duterte. Ang aming pong pamilya ay merong malaking utang na loob sa inyong lahat sa pagmamahal at suporta na ibinibigay ninyo sa amin. Si Pangulong Duterte po ay pinapaabot niya sa inyo na nasa puso niya ang pagpapasalamat sa inyong lahat dito sa Quezon City. Dala ko po lagi ang turo ng aking mga magulang sa amin sa pagsisilbi sa ating bayan na sa aking pagtatrabaho dapat pantay-pantay ang lahat. Wala pong mayaman, walang mahirap. Pare-pareho po lahat, Pilipino. Ang aming pamilya, ang pamilyang Duterte ay merong pangako sa ating bayan. At ako po yon at ang aking pangako sa inyong lahat na gagawin ko ang lahat sa aking trabaho para tayo ay merong mapayapang pamumuhay dito sa ating bansa. Ako po, si Sara Duterte. Humihingi po ako ng tulong at suporta ninyo pagka vice presidente ng ating bansa. Maraming salamat, maraming salamat. Magandang hapon sa inyong lahat. Yes, Father.